Saan mo ba nakuha yung asawa mo ha, Steven? Pinagkainan lang, hindi pa marunong maghugas. Reklamo ni Ate Conchit sa kanya habang naghuhugas siya ng plato. Pangatlong araw ni Pamela sa kanilang apartment. Ate, pagpasensyahan mo na si Pamela. Alam mo namang naglilihi eh. Aba Steven, turuan mong makisama yung asawa mo. May asawa na siya at kailangan magbago na siya ng ugali. Napabuntong hininga siya. Hindi naman niya masisisi si Conchit. Sanay ito sa trabaho at likas na masipag kung kaya't hindi talaga nito makakatuwaan si Pamela. Pero hindi rin naman niya masisisi si Pamela. Anak mayaman ito at hindi sanay sa trabaho. Ang problema ay nasa kanya kung bakit kasi nakialam siya sa problema ng iba. Pero sa tuwing naiisip naman niya ang kalagayan ni Pamela, ay nagdadalang habag naman siya rito. Kaya lang, tila hindi naman sila matatahimik kung magkakasama ang kaniyang ate at si Pamela. Eh ate, ano kaya kung bumukod na lang muna kami ni Pamela? Napatda ang kaniyang kapatid. Nangilid ang luha pero hindi nagpakita ng lungkot. Sige, kung inakala mong yun ang makabubuti sa inyo, sumulong ka. Ang sa akin lang, Steven, baka hindi mo matagalan ang pagkakaroon ng isang asawang tamad at walang kaalam-alam sa buhay. Naiintindihan kita, ate. Kaya nga, ialis ko na lang siya rito para naman matahimik ka na rin. Mabuti pa nga siguro. Pagtatapang-tapangan niya pero halata niya na bumaba ang tinig ng kanyang ate. Bakit kailangan pa tayong bumukod? Dagdag gastos pa to sa'yo. Pwede ko namang pagtiisan ang galit ng kapatid mo. Mabuti na yung mailayo kita sa kanya. Baka makuna ka sa sama ng loob. Magilty pa ako. Pinagmamasdan niya si Steven habang pinagmamasdan ang bagong apartment na kinuha nito. Mas maliit kaysa dati nitong tinitirhan. Pero tamang-tama lang para sa kanilang dalawa. Kailangan natin bumili ng gamit. Pero baka hindi ko makompleto ngayong sweldo ko. Baka sa susunod ng iba. Steven, huwag mo ako masyadong intindihin. Pwede na ako kahit na kutsyon na lang na ilalatag sa sahig. Ano ka ba? Kung malawigan yung baby mo. Baby mo, ulit niya sa sarili. Bakit nga ba ganito na lang ang pagkakakonsern ng lalaking ito sa kanya, gayong hindi naman ito anak ang dinadala niya? It's because of the 1,000,000 pesos. Tila may nagbubulong sa likod ng utak niya. Oo nga, yun lang naman ang pwedeng maging dahilan at wala lang iba. Oh, bakit titig na titig ka sa akin? Puno nito nang malingunan siyang nakatingin rito. Nahihiya kasi ako sa iyo. Nagiging burden ako sa iyo. Huwag mong isipin yun. Ituring mo na lamang na isang pagpapala para sa iyo. Na may kumukupo sa iyo sa oras na pangangailangan mo. Oo nga, at ikaw yun. Maraming salamat, Steven. Hayaan mo, makakabayad rin ako ng utang na loob sa iyo. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano, no? Ang importante, mailabas mo ng maayos ang anak mo. Hinawakan niya si Steven sa dalawang kamay. Alam mo, kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Salamat uli ha. Anong salamat? I-charge ko lahat ng yan kapag nakapanganak ka na. Nakangiting wika ni Steven. Oo naman, nakahanda naman akong bayarang lahat ng nagastos mo. Hoy, biro lang yon. Baka talaban ka. Parang napapasong bumitaw ito sa kanya. Teka't maglilinis muna tayo ng bahay para mamaya makabili na tayo ng mga importanteng gamit. Pwede ako magwalis ng sahig. Baka naman ma-allergy ka ng alikabok. Sobra ka naman. Pero nagkatotoo ang sinabi ni Steven. Matapos niyang magwalis, nagkapantal-pantal ang balat niya. Talaga nga yatang balat sibuyas ka. Masyadong sensitive ang balat mo. Araw ng sweldo ni Steven, isinama siya nito para mamili ng iba pang mga gamit sa bahay. Nakatutuwang pagmasdan si Steven habang siyang punong abala sa pagpili ng mga karagdagang kasangkapan nila sa bahay. Ang huling binili nito ay television set at rock. Bakit bumili ka pa niyan? Ang mahal-mahal. Para naman huwag ka mainip kapag nasa opisina ako. Hiyang-hiya na ako sa'yo, Steven. Pinisil ni Steven ang baba niya. Pwede ba? Relax ka lang. Wala ka namang dapat na ipangamba. Pagkapamili ay kumain sila sa isang restaurant. Bagamat fast food lang, enjoy siya nakasama si Steven. Naaalala niya kung gaano siya naglulustay ng pera sa mamahaling mga restaurants at disco houses nung hindi pa siya nagbubuntis. Pero never siyang naging masaya sa pagkain na katulad nito. Nanood pa sila ng sine ni Steven. Drama picture yun.
Oh, baka naman tumawa ka ng tumawa, ha? Biro ni Steven. Nakurot niya ito sa tagiliran. Napatawa si Steven at tinakbayan siya. Hindi naman siya tumutol. Anyway, arti lang naman ito. Hindi siya dapat na maratal. Isa pa, napatunayan na niya kung gaano ka-harmless si Steven. Ilang gabi na silang magkatabi sa pagtulog, pero hindi naman ito nagsasamantala sa kanya. Super gentleman ang adjective na gusto niyang ikapit rito. Matapos manood ng sine, kumain uli sila sa isang chicken house. Para hindi na tayo magluto pagdating, tulog na lang tayo. Alam mo, Steven, masayang masaya ako sa mga ginagawa mong to para sa akin. Mabuti naman at nakakapagpasaya pala ako. Sige na, kain na at baka gutom na yung baby sa tiyan mo. Bago matulog ng gabing yon, may iniabot na sobra sa kanya si Steven. Ano to? Natira sa sweldo ko. Bakit mo binibigay sa akin? Hindi ba ikaw ang treasure of the house? Ha? Para masanay ka ng mag-budget. Bahala ka kung paano mo gagastusin ang perang yan. Malay ko mag-budget. Kaya nga ibinibigay ko sa iyo yan eh. Para matuto ka. O sige, bukas. Samahan mo ako sa supermarket. Mamimili tayo. Nag-asawa ka na, Steven? Gulat na gulat ang tatlong kaibigan niya nang ibalita niya rito ang tungkol kay Pamela. Bakit naman parang hindi kayo makapaniwala? Bakit naman ang bilis? Saan mo ba nakilala ang babaeng yan? Matagal na kami may relasyon ni Pamela. Kaya lang patago dahil ayoko pa sana ng responsibilidad. Pero sa ganda ng misis ko, di ko napigilan ang sarili ko at nakalimot kami. Ayun, nabuntis kaya kailangan ko na siyang panagutan. Eh bakit hindi ka man lang nag-imbita sa kasal niyo? Si Tanya Rico. Ha? Nabigla siya sa tanong na yun. Eh kasi ayaw naman ni Pamela. Saka na raw kami pakakasal ng maayos kapag nakapanganak na siya. Palusot niya. Pambihira ka. Ikaw pala ang pinaka matinig sa ating apat. Uwi ka ni Isko. Lahat kami, pinakasalan muna ang aming mga asawa bago namin nagalaw. Ikaw, deposito muna. Kasi naman, napakaganda ng napangasawa ko. Hindi niyo ako masisisi kapag nakita niyo siya. Pes, kailan namin siya makikilala? By Sunday, punta kayo sa bahay. Para naman magkakilala-kilala na sila ng mga misis niyo. Araw ng Linggo. Punong abala si Steven sa pagluluto at paghahanda ng mesa habang siya naman ay nagsisikap na makatulong sa paghahanda ng hapag. Ang galing mo, Steven. Marunong ka magluto. Dapat mag-aral ka rin magluto para kapag dumating ang pagkakataon na tunay ka lang may asawa, handa ka na sa mga ganitong pagkakataon at may pagmamalaki ka na ng mapapangasawa mo. Hayaan mo, susundin ko ang payo mo. Walang kamalay-malay si Steven ay na-offend siya, pero hindi siya nagpahalata. Maya-maya ay dumating na ang mga bisita ni Steven. Tatlong pares ng mag-asawa ang mga yon at sa tingin naman niya ay mababait ang mga ito. Pamela, meet my friends and their wives. Aris and Michelle. Isko and Pepita. Rico and Mida. Pagpapakilala ni Steven. Nice meeting you, Pamela. Magkakapanabay na wika ng tatlong babae. Naunahan mo pa pala ako, Steven. Magkakaanak na kayo ni Pamela. Wika ni Rico. Iba na ang sharpshooter. Tukso naman ni Isko. Hoy, tigilan na yung daldalan. Kain na tayo at lalamig na ang pagkain. Tawag na pansin ni Steven. Sa tingin niya ay naapektuhan ito ng mga biro ng mga kaibigan lalaki. Siguro, mahirap rin para sa isang lalaki ang tanggapin ng ganitong sitwasyon. Making himself feel comfortable na akuin kunwari ang isang batang hindi naman ito tunay na anak. Masaganang hapag ang sumalubong sa tatlong pareha. May kare-kare, crispy pata, steamed fish at buttered vegetables. Mukhang masasarap ang mga putahing to ah. Sino ang nagluto? Si Pamela? Tanong ni Michelle. Of course. Tugon ni Steven bago siya makapagsalita. Matikman nga. Lahat ay nasarapan sa pagkain pero hindi na ukol kay Steven ang credit kung di sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang nagluto ng mga pagkain yan? Si Tanya rito nang mapagsulo sila sa kusina. Gusto mo bang mapintasan kanila?
At saka, ano ang ikinatatakot mo? Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam ng katotohanan. Nakakahiya sa kanila kapag nalaman. Relax ka lang. Ay nako, wala kami masisaluto ni Pamela. Ang swerte mo naman, Steven. Wika ni Michelle. Katabi niya si Steven noon. At sa pagkabigla niya, ay bigla siyang inakbayan ni Steven. Napapitlag siya at tila nagulat. Talaga maswerte ako. Bukod sa maganda na, masarap magluto. Mabait pang misis ko. Sabi nito. Pero in fairness, Pamela, maswerte ka rin kay Steven. Sa aming tatlo, yan lang ang hindi nagtitable ng babae kapag nasa video kay bar kami nung mga binata pa kami lahat. Wika ni Rico. Tama si Rico, Pamela. Hindi nga nabababae yan, nalalalaki lang. Kaming tatlo, lalaki niyan. Segunda ni Isko. Tawanan ang lahat sa sinabi ni Isko. Hapon na nang magsialis ang anim. Maraming naging kalat sa lababo. Pinanood lang niyang maghugas si Steven. Mahirap na makabasag uli siya ng pinggan. Pero inoobserbahan niyang mabuti ito. Tumulong siyang magpunas ng mesa at magwalis. Pagod na pagod si Steven ang araw na yon at kaagad na nahimbing sa pagtulog. Nahahabag na hinimas niya to sa noo. Bakit ba ngayon lang niya nakilala ang lalaking ito? Siguro kung mas nauna niya itong nakilala? Baka ito ang ginusto niya at hindi ang dating boyfriend. May ngiti sa labing nakatulog siya ng gabing yun. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulog nang magising siya sa mahihinang umul ni Steven. Steven! Steven! Nahihintakot ang gising niya rito. Nahipo niyang mainit ito. Nilalagnat siya. Napabangon siya ng hindi oras at napansing nangingiki sa lamig si Steven. Natatarantang kinumutan niya ito. Nang hindi pa rin maawat ito sa panginginig, niyakap na niya ito. Steven, ano ba nangyayari sa'yo? Napaiyak na siya. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon ni hindi niya naranasang maratal ng ganito. Ang kagad niyang naisip ay ang manggising ng kapitbahay. Isang may edad na babae na katabing apartment ang tumulong sa kanya. Igawa mo ng tiyang asawa mo, Ining. Lagyan mo ng maraming kalamansi. Pahingi rin yelo at tubig sa planggana. Nagmamadaling tumalima siya. Naglagay ng tubig sa malaking planggana at saka iniakyat sa kwarto nila ni Steven. Nako, Ining, hindi natin papaliguan ang asawa mo. Natatawang wika ng matanda. May bimpo ka ba? Ah, opo. Taranta pa rin kumuha siya ng bimpo at inabot sa matanda. Kapag may lagnat na ganito, kaagad mong babanyusan ng malamig na bimpo para humupa ang lagnat. Matiyagang inoobserbahan niya ang ginagawa ng matandang kapitbahay. Maya-maya, napansin niyang pinagpapawisan na si Steve. Ayan, humupa ng lagnat. Bakit ko po kaya siya nagkaganyan? Wala yan, lagnat laki lang yan. Baka napagod lang ang asawa mo. Tumayo ng matanda at bago umalis, binilinan pa siya ng gagawin. Huwag mong pababayaan na banyusan siya ng malamig. Tuwing ika-apat na oras, bantayan mo siya, Ining. Opo, maraming salamat po. Nang makalis ito ay naluluhang napatingin siya kay Steven. Kasalanan niya. Ang tanga-tanga kasi niya. Wala siyang kaalam-alam sa trabaho kung kaya napagod si Steven. Steven, I'm really sorry. Umiiyak na wika niya kahit na hindi naman siya naririnig nito. Hindi na siya natulog. Binantayan niya ito sa takot na tumaas uli ang lagnat. Umaga, napabalikwa si Steven nang mabuglawang nag-iisa siya sa kama. Pamela? Marahang tawag niya. Pero nang tumayo siya ay naliyo siya at muling napahiga. Noon biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Pamela. May dala-dala itong isang breakfast tray. Mabuti at gising ka na. Nakangiting wika nito. Napanganga siya at parang hindi makapaniwala nang hilahin nito ang side table at ipatong roon ang tray. Ipinagluto kita ng noodles. Kainin mo hanggat mainit. Nagluto ka? Bakit? Sa halip na sumagot ay hinimas ni Pamela ang pisngi niya. Worried na worried ako sa'yo kagabi. Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo. Ang init-init mo. At nanginginig ka sa ginaw. Talaga? Anong ginawa mo? Tinawag ko ang kapitbahay natin. Kumusta ka na? Okay na bang pakiramdam mo? Okay na. Halika.
Kainin na natin tong niluto mo. Mukhang masarap. Kumutsara siya ng sabaw at hinigop yon. Muntik na niyang ibuga yon. Para siyang humigop ng iniinit na tubig. Sa tansya niya, naliligo sa sabaw ang noodles. Anong lasa? Sabik na tanong niya. First time niya magluto ng noodles. Masarap. Wika ni Steven. Sige, sasaluhan kita. Wag na. Gusto ko akin na lang to. Iniwas nitong Trey. Bakit? Maubos mo ba yan? Nagtatakang tanong niya. Walang kakurap-kurap ang mga matang inilapit ni Steven ang Trey sa kanya. Kumutsara siya at isinubo. Naibuga niya ang sariling luto. Ano kaya ang mararamdaman ni Ella nang tikman niya ang kanyang unang luto? Mapapahiya kaya ito sa binata? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng kwentong ito. Maraming salamat po.